Magandang araw pong muli sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating pong pagninilay, patuloy na pagninilay ukol sa banal na misa. Ating pong pagninilay ngayon saglit ang ilang mga bahagi ng tinatawag nating awit na papuri sa Diyos o luwalhati sa Diyos. Alam po natin na ang ugat ng awit na ito ay yung awit ng mga anghel, no, na hukbong pangkalangitan na narinig ng mga pastol, no, noong kanilang mamalas na isinilang na ang Mesiyas sa Belen. No? At ito yung sinabi, luwalhati sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Alam po natin na hindi lamang ito binabanggit sa araw ng Kapaskuhan o sa panahon ng Kapaskuhan, kundi sa tuwing ipagdiriwang ang misa sa araw ng Linggo, no, maliban sa panahon ng Kwaresma, no? At ito ay nagpapakita sa atin ng pagpupuri sa Diyos, no? Sapagkat yung salitang luwalhati sa Diyos at papuri sa Diyos ay nagpapakita ng ating pagsisiwalat, no? Paglalabas ng ating nasa sa loob. Nasaan po sa ating pagkanta, pag-awit o di kaya pagsambit nito, yung sinasabi natin, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin. Sana hindi lang po ito sa loob ng misa, kundi pati sa labas ng misa. Ganun din po yung maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. At ganun din po yung sinasabi natin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Na sana po, ang Panginoong Diyos lamang ang ating dinidiyos sa ating buhay, na sana wala tayong dinidiyos-diyosan sa ating buhay.